Alright, so nandito na naman ako, Rakitero, at your service. Kanan. So pag hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, eh huwag mo kalimutan mag-subscribe. At kung ikaw naman ay nakapag-subscribe na, huwag mo rin kalimutan mag-share, okay? Share your blessing, sabi nila. So nandito tayo para pag-aralan ang kaunting kaalaman para ating malaman kung paano ang mga bagay-bagay gamitin. Naintindihan niyo ba na sinabi ko? Para ang labo. So, nandito ako para i-share sa inyo aking konting kaalaman tungkol sa Excel. Kasi mayroong mga kababayan tayo na gustong mag-work sa office. Mayroon tayong mga kababayan na nag-work sa office, eh gusto nila matuto ng kaunting kaalaman sa Excel kung paano gamitin ito. So, ang mga basic lang naman dyan is paggawa ng table para sa mga workers, gano'n. So, pag-aaralan natin ngayon yan. Okay? Ang unang gagawin natin is, of course, for example, mag-type muna tayo ng pangalan, ng number, ID number. Okay, sige. I-caps lock natin ID. Next is, punta ka lang sa tab para mag-next, ano, column, name, then, middle, name, middle, name, next, last name, wait, pasaway itong aking keyword, last name. Okay, alright, so meron na tayong ID, name, middle name, last name. Nagtataka kayo, hindi nyo makita yung middle name. Okay, so ang gagawin nyo lang, punta yung mouse pointer nyo dito sa gitna ng D and E, and then pag nakita nyo naging nag-iba ang mukha, nag-iba ang hitsura, nag-evolve. Yan ah. Pag tinutok nyo kasi dito sa gitna to ng D&E, nagpapalit yung kanyang mouse pointer. Di ba? Ganyan ang hitsura niya. So, pak! Ayan. Iba na. So, move nyo to the right. Okay? Ganun din dito. Pag nakita nyo sa E and if, hold the left button of your mouse and then drag it to the right. Okay? So, alam nyo na kung paano. Tutok nyo lang. Pag nag-iba ang mukha, hold nyo tapos move to the right. Ganun. Diba? Tutok, nag-iba ang mukha, hold, and then move it. You can move it anywhere you want. Okay? So, syempre, kailangan na natin ng konting space, kaya ganyan. Okay? So, meron na tayong ID name, middle name, and last name. Ngayon, paano nga ba magawa ng magandang table line? Diba may mga line yan? Syempre, may line yan, na block. So, ang gagawin nyo lang is, for example, meron kayong 10 tao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, hanggang dito. Ayan. Paano nyo gagawin yan? Itutok nyo yung mouse pointer nyo dito sa cell na to. And then, hold yung left button, ha? Left button, kaliwang pindutan ng mouse. And then, magbilang kayo. 1, 2, idrag nyo pababa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kahit mag-ilan ang gusto nyo. So, meron na tayong 10. Ayan. So, hanggang... Ayan. So, ayan. Ang gagawin nyo lang, punta kayo, hanapin nyo ang home tab. Siyempre, nasa home tab na tayo. Punta kayo ng font section and then i-click nyo itong drop-down list ng bottom border. Makikita nyo dito, merong all borders. Balata nyo. Click nyo na. At yan. Meron na tayong fold table. Okay? So, gusto nyo idama yung taas. Madali lang yan. I-highlight nyo ulit yung cell dito sa B. 2. And then, hold and... Ganun pa rin. I-hold nyo yung mouse pointer tapos drag it to the right. Papunta sa E. Tapos, makikita nyo ito. Thick outside borders para mag-iba siya sa taas. Okay? Kung gusto nyo naman, ayan... pwede nyo palitan ng color to. Lagyan, for example, yung yellow para identify or dito sa font pa rin, punta kayo sa fill color. Yan. Pwede nyo palitan ng color. Yan. So, pwede nyo rin i-adjust. Punta kayo dito sa 2. Sa left side ng inyong screen, may kita nyo itong number dito. So, punta kayo sa gitna ng 2 at 3. Pag nag-iba ang itsura niyan, pwede nyo i-hold ang mouse at drag it down. So, nag-iba na siya. Ngayon, i-highlight nyo ulit itong text. Tapos punta kayo sa increase and decrease. Increase and decrease. Tama? So, decrease and increase. So, increase nyo yung font para palakihin. Ayan. Para medyo okay. Pero dahil lumiit yung space, punta ulit kayo dito sa D and E.
i-ano nyo, adjust nyo ulit. Ayan. So, meron kayo. So, gusto nyo i-gitna yung text. Highlight nyo ulit. Tapos, punta kayo dito sa alignment center. So, nasa gitna na siya, di ba? Okay, now, pwede na kayo maging code. For example, ID number is 101. Nagsimula kayo sa 101. Ang name naman is John. Ayan. So, meron ka na dyan at apelido naman niya is ano, Dimaano. Ayan. Tapos, last name is Inaano. Okay. So, meron kayong ID number na 101. Ang name niya is John. Middle name is Dimaano. At ang last name ay Inaano. Okay? Kung gusto niya namang igitna ang lahat ng text na to, eh, punta ulit kayo sa alignment and then center ulit. So, nasa gitna na siya. Okay? Kung gusto niyo palitan ng size, palakihin ang size ng buong table na to. Wait. Kasi pwede to. Ito pala. Highlight niyo muna. Yon. From 3 to 12. Tapos, right click. And then, row height. Okay? So, row height, pwede natin i-adjust yan. For example, gawin natin 20. Ano mangyayari? Tapos, press lang ang okay. Yun. So, lumaki yung space. Okay? So, again, highlight nyo from 3 to 12. Siyempre, nag-start tayo sa 3. Pero kung mag-start kayo sa 4, sa 4. Pag mag-start kayo sa 5, 5. Okay? So, 3, highlight. And then, 12. At right click ng mouse at punta sa row height. Okay? So, balik natin sa 15. And then, enter. Okay? So, ganun lang kadali magawa ng table. At sana naintindihan nyo na mabuti. Kung may tanong kayo, huwag kalimutang mag-comment sa comment box. Kung gusto nyo naman akong matutunan mas marami pa, eh, i-comment nyo kung mga anong gusto ko pang i-tutor sa susunod na video. Ang number ko is 556-320-48. Kung gusto nyo magpatulong, libre lang po. Basta tulungan nyo rin ako na marami ang makapag-subscribe at makapanood ng aking mga videos. Yun lang po. Tulungan po tayo. Okay? So, God bless to everyone at sana marami kayong natutunan. Ito na naman si Raketero. Maraming salamat. Share the blessings. Okay?